Doble kayod pa rin ang isang ina sa Lawag City, Ilocos Norte na nasa loob ng piitan. Tumatanggap siya ng labada para may maibigay na perang pampaaral sa kanyang mga anak. Makibalita tayo kay Mark Masudog ng GMA Ilocos. Huling araw ng enrollment ngayon at sa Lunes na ang simula ng school year 2013-2014. Pero ang 13 anyos na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Hindi pa nakakapag-enroll sa grade 7. Hindi pa raw kasi sigurado kung mapag-aaral siya ng kanyang mga magulang. Nana sir, kaya tagbasa, nakanong yung mga buwan pagpabasak sir. Tawan mang enroll kanyak sir. Construction worker ang ama ni Ana. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang lugar kung saan siya idedestino. Hindi raw sapat ang kinikita nila para matustusan ang pag-aaral ng dalawang anak. Ang kanila namang ina, 7 nang nakakulong sa Bureau of Jail Management and Penology sa Lawag City dahil sa kasong pagnanakaw. Kahit nasa loob ng piitan, wala raw ibang hinangad ang ina kundi mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Gusto lang po makatapos sila ng pag-aaral at makatayo ng sarili ng bahay kasi nakikiupa lang kami ng bahay, nakikitira lang kami. Kaya para makaipon at may maipadala sa kanyang mga anak, tumatanggap siya ng labada ng mga kapwa bilanggo. Ang kakarampot niyang kita mula rito, hindi pa rin sapat para matustusan ang pamilya. 300 hanggang 500 piso lang kasi ang kinikita niya sa loob ng isang buwan. Bukod sa paglalabada, gumagawa rin siya ng mga lampshade at flower vase na yari sa recycled materials para maibenta. Suportado naman ang pamunuan ng kulungan ang ginagawa ng babae. May kanda no kati special consideration sila kumarete may kanda ti time tapno maobra dagiti dapat dang obraen tapno maka kurnong da dagiti kwarta wenno anyaman nga dapat nga maitedda kadagiti pampamilyada. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi pa rin naman daw nawawala ng pag-asa si Ana na balang araw matutupad ang kanyang mga pangarap. Sa pinakahuling tala ng National Statistics Office, 7.8% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ang hindi man lang nakatapak ng elementary school. Katumbas ito na mahigit 6 na milyong Pilipino. May mahigit 19 na milyong Pilipino naman ang nakatuntong ng elementarya pero hindi na umabot ng high school. Mark Masudog, Nagbabalita, Pilipinas.